When the Marcos government existed, United Coconut Planters Bank was one of the leading banks in the country. Correct. When Cory took over through her so-called Presidential Commission on Good Government, binangkrap Gasolina in his burger. Sibuyas, Bang Juan. Sibuyas, Galunggong in his burger. Kamatis. Pati Galunggong. Ay, Mang Juan. At hindi na lang ini-smuggle dito ang yung lumalabas sa puwet. Talagang... I'll challenge the government to initiate a network method. Matanda na ako, hindi ko na kailangan yung mga yan. Hindi mo madadala sa tofu kayo yan eh. Politiko natin, gusto maging popular para sa eleksyon, eh. Sasabihin ko sana eh. Malibisi tayo lahat eh. Yan, tama si Mang Juan at Barano ha. Ang napapansin ko sa mga mambubutas, ay hindi, mambabatas pala. Ang napapansin ko, wala nang ginawa kung hindi proposal, bigay ito, bigay ito, kaliwat kanan, bigay. It's so easy to give, but so hard to earn. So hard to earn. Where kaya, do you get the money? Yes. Eh, dapat, huwag yung ako, maging popular ka lang. Na. Papalakpakan ko sana yan. Oo nga. At ako na... Isang taon na lang. Kung gusto nila, yung mga mahihirap, ng mga kwan, ng mga matatanda, ang bigyan. Yung may mga kaya, eh bakit pa? Tsaka, Mang Juan, yun nga, yung maraming puro gastos eh. Halimbawa, tingnan nyo ito, parang hindi ba ito popular? Mayroon daw menstrual, ano? Menstrual leave. Oo. Oh, mayroon ng birthday leave. Meron ng kuliblib, kung ano-ano ng klase. This will cost money. And ang utang natin, mahigit ng 13 trillion. Paano? Eh, ang gagaling nyo mag-budget para bumango kayo sa publiko. Oy, mabango si senador o mabango si congressman. Hindi nila alam na yung pabango na yun, silang magbabagsak sa kanya sa kahirapan. Ayan na nga ang sinasabi. Kaya ako gusto ko mag-congratulate si Gatchalian. Senator, malakas ang loob. Stop Pugo. Tama ba ang sinabi niya? O hindi. Kasi nakita ko lang sa komentaryo lang eh. Siya ba nagsabi na stop na ang Pugo? Kasi wala daw naibibigay. Ang naibibigay lang... Perwisyo. Perwisyo at saka rental. Ang ibang mga... Hindi gobyerno kumikita talaga. So ako inatutuwa sapagkat meron pang taong naninindigan na hindi popularidad ang hanap kundi paninindigan. Yan. Ay nako, Diyos ko, mabagin. Sana ang dasal ko lang palagi, sana magkaroon ng tamang pag-isip ang mga nakalukluk sa ating pamahalaan, lalo na yung mga lawmakers kasi puro na lang puro expense ang naiisip eh. Walang income eh. Ah, sino ba ang naggawa ng batas ngayon? Nahabulin ang mga smuggler. Wala. Eh, ewan ko. Linawin lang natin, no, yung sa issue or sa panukala na bawasan. Or pag hindi na libre yung pensyon para sa mga sundalo, sa ilalim ng panukala, yung mga bagong recruits, once na naipasa, itong programa na ito, yung mga bagong recruits ang sisingilan na ng kanilang para sa kanilang pension, hindi na magiging libre. Yung mga bagong recruits after walang itong, retroactive effect. Mm-hmm. Pero still ganun pa rin. Sisingilan pa rin sila pagdating ng panahon. Dito naman tayo sa ibang usapin na Mang Jess at Mang Juan. Inihayag po ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na makikipag-ugnayan, mag-disengage na
ang Pilipinas mula sa International Criminal Court matapos ngang ibasura ng ICC ang apila ng gobyerno na isuspindi ang pag-iimbestiga sa drug war ng Pilipinas. I-quote lang natin si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito, "We don't have a next move. This is the extent of our involvement with ICC. We have no longer any recourse when it comes to the ICC. We have not been involved with the actual action, merely as comment. We would comment and the appeal is part of a comment. But we have not appeared as a party in the ICC because we do not recognize the jurisdiction of the ICC." Anong masasabi mo rito, Mga Juan? From the very beginning, I was against. I was against any participation with the proceedings of the International Criminal Court. We are an independent sovereign country, and they want to unduly interfere with our internal affairs. And the drug war was a policy to rid the country of any drug problem. Law enforcement, who are they to tell us what is good for our society? They may want to tolerate it in their own respective countries, like America or whatever, but we don't. For instance, in the case of insurgency, we conduct a counter-insurgency operation. Are we going to answer to the ICC for the way we will defend ourselves from an internal war? Tama yun. Agreed. My God. Tama na. Too much pati alamero eh. Eh, parang ano bang tawag, di ba naalala mo mga si President Marcos? Ito, natatandaan ko si President Marcos, yung Yumaong Marcos, na sinabi niya, tinawag ang mga kaya noon at pinagsabihan na huwag kayong masyado yung tinatawag na uso noon yung ostentatious display of wealth. Natatandaan ko yun eh, tinawag ni Presidente Marcos noon eh. Anong tingin mo, Mang Juan? Di ba na parang pinainggit lang yun? Tama yun eh. Oo. Marami sa ating mga kababayan hindi sensitive. Tama. Sa damdamin ng mga mahihirap, hindi sila nanggaling sa kahirapan. Mm-hmm. Ang kanilang ginagawa lang ay fiction. Tama. Pakita. Mm-hmm. At kung pinagyayabang nila ang kanilang karangyaan. Yun. Sa buhay. That's the right word, karangyaan. The more you have, the less you should display yourself. Mm-hmm. Kaya kumisan, iwasan ha. Alam na naming mayamang kayo. Okay na yun. Mamuhay tayo ng hindi sobra, hindi kulang, katamtaman lamang, in moderation lahat dapat, di ba Mang Juan, Admar? In moderation. Mm-hmm. Ano mang sobra, kakalusing ka eh, di ba? Uh-huh. Ano sabi niya? Sobra ng isang salup, kailangan kalusin na. Yeah. Yan. Uh-huh. Anyway, Mang Juan, isa yan sa mga ibabalita ko. At gusto ko lang, pwede bang bumabatiin ko na itong nanood sa atin? Sige, avid viewers yan ng SMNI. Pinag-usapan natin, hindi lang i-display yung kayamanan ng mga tao. Ang nangyayari pa, yung may kaya sa buhay, ipinakikita nila na sa television, sa pahayagan, ang masasarap na pagkain nila. Tama. Diba? At mga niluluto nila na masasarap na pagkain. Eh kung kayo, naranasan ninyo ang magutom, masakit sa kalooban ng mahihirap,
na makita ang ganyan na ginagawa ninyo. Nagugutom na sila, lalo pa ninyo. Pinahihirapan sila sapagkat siyempre pag nakikita mo yun, eh, talagang... Parang iniinggit, Mang Juan. Kukulo ang dugo mo eh. Oh. At meron ding panukala na makatatanggap ng 25,000 pesos ang cash incentives kapag aabot sa edad na 80 at 90 at 95 years old. Kasi minsan, ang isa sa mga debate kasi rito, antayin pa ba na mag 100 bago makatanggap, eh why not na mas maaga? Oo, ano ba ang masasabi mo rito, Mang Jess at Mang Juan? Si Mang Juan muna siguro. Si dahil muna. Ang nasa batas ngayon, 100,000 pesos para sa gagawing makakaabot. Gagawing 1 million. Oo, gagawing proposal. 1 million. Si Mang Juan, malapit na. Mag 100 years old din si Mang Juan. Mang Juan? Alam mo, lahat yan dapat pag-aralan. Hmm. Pag-aralan ang kabuuan ng mga ganyan na pabuya. Pati yung mga pensyon ng mga sundalo, pensyon ng mga workers at mga retirees in government. Otherwise, wala tayong pagtukunan ng pera eh para ipamigay sa mga ganyang mga sistema. We have to accept the fact na limitado ang kakayahan natin financially to spend. Eh kung mga politiko natin gusto maging popular para sa eleksyon, malimit tayo lahat eh. Dito sa posibleng merge nga, no, particular na yung mga agri-stakeholders na merong epekto. Sabi nila may epekto sa sektor ng agrikultura, ano, sa pagsasaka, itong nakatakda or plano na merge, no? At ito ay binigyan ng pahayag ng dating executive ng Land Bank, Pablito Villegas, Leonardo Montemayor, dating Agriculture Secretary, at marami pa na mga individual concerning dito sa agri. At pinag-aaralan naman ng GCG, yung namamahala sa mga GOCC sa bansa, itong panukala or plano na ito. Mang Jess, Mang Juan, anong masasabi nyo rito? Si Mang Juan muna. Kasi... Depende kung anong klaseng merger ang gagawin nila. Yan ba eh, matatanggal na yung land bar? Yung pesa? Development Bank. Yung land bank, matatanggal na yung land bank. Kasama dyan ang United Coconut Planters Bank. Oo, tama. At ang maiiwan ay yung Development Bank of the Philippines. Uh-huh. Magiging ang alam ko, yung Development Bank of the Philippines ay nagbibigay ng credit yan sa mga pautang sa mga malaking proyekto. Pero yung land bank, micro business yan eh. Tama. At saka yung United Coconut Planters Bank. Ganun din. Magkakaroon ng problema yan. Ano ba gagawin ninyo doon sa mga stockholders? Yun. Na United Coconut Planters Bank. Na mga nabubuhay sa Nyugan. Meron silang karapatan eh. They are the holders of shares of stock. What happened to their shares of stock? Linusaw ng mga nakalipas na gobyerno. Mm-hmm. Now, we, wala man lang kamangwang yung mga magsasaka ng yun. Justicia ba yun? I ask you, people, is that justice that you confiscate, you destroy the property rights of people without saying amen, sorry, or what?
Mang Juan. May dagdag ko lang, Mang Jess at Mang Juan. Ang sinasabi rin dito na bilang may malaking capitalization at financial position, ang land bank ang magiging surviving entity. Ayun nga eh. You know, they're trying to put, siguro they're trying to cover up the mga lugi-lugi ng mga ibang mawawala na bangko. Totoo. Sino ba nagpalugi yung mga yan? PC. Who committed the losses? Mind you, we are talking about people. We are talking about voters. Mm-hmm. We are talking about public justice. Mm-hmm. We are talking about rule of law. No property shall be taken without due process. Tama yun. Di na ba natin ginagalang lang yung mga prinsipyo na yan? Mm-hmm. My God, when the Marcos government existed, the United Coconut Planters Bank was one of the leading banks. Correct. In the country. Correct. When Cory took over through her so-called Presidential Commission on Good Government, binangkrap ninyo ang United Coconut Planters Bank. Ay kaya ngayon, ina-absorb na yung United Coconut Planters Bank, 72.5% of the United Coconut Planters Bank belongs to the coconut farmers, millions of coconut farmers in the country. And by what right can you just do that? I'm asking you these questions, if you can answer them. Mang Juan? In the democracy, yeah. We are supposed to be a democratic country. Can we do that under our constitution without paying these people for their lost money? They did not cause the loss, you caused their losses. I was chairman of United Coconut Planters Bank. I organized it for the coconut farmers. Wala na pong karapatan yung mga tao na yun. Kaya naman na lang, nilustay ng gobyerno ni Cory at mga ibang gobyerno na sumunod sa kanya yung pera ng taong bayan, pagkatapos yung mga pobre na umaasa dun sa kanilang investment na wala. Ang manager, hindi naman sila ang nag-manage, gobyerno. Ayun. So, I pose that question to you. To the people involved. Mm-hmm. May tanong lang ako, Mang Juan. Opo. Mang Juan. Just. Kaya, Mang Juan, nagpirma kami ng Philippine Coconut Authority ng isang memorandum of agreement nung 2 weeks ago na hahabulin namin lahat ito. As a matter of fact, unang-una, ang punto ko rito is, bakit despite the decision of the Supreme Court na iyan ay igagastos sa kabutihan ng coconut farmers at coconut industry, ang naiwan na lang, 15% na lang ang naiwan sa Philippine Coconut Authority. Kakausapin ko rin ang mga farmers, yung mga nakasama natin, upang sa ganun, mag-action din sila. I promise them na tutulungan natin, Mang Juan, ito upang sa ganun may paliwanag sa ating lahat kung saan napunta yung na inintrego nating pera, naka-cheque, cash yun, ha? Hindi yun, ibig sabihin pera yun, hindi yung asset.
na naibigay sa kanilang halos 80 bilyones. So, iyan mo ang gagawin natin, Juan. Kaya ang tanong, ang anong nga, Mangwan, ang mga tungkol naman doon sa issue ng bangko, Admar. Meron lang ako isisingit tanong dahil sa ikaw din ay naging opisyal ng UCPB. Mm-hmm. Di ba, nag-merge ang UCPB at ang Land Bank. At nagresulta din, meron ba itong magandang naidulot? And possible kung yung masamang epekto na yon, possible ba din ang mangyari sa Land Bank at Development Bank of the Philippines? Kasi may sige po, ang issue sa akin eh, hindi yun eh. Mm. Ang issue, sino ba mga humawak ng United Coconut Planters Bank? After Cory became president, sino sila, until it went to land bank. They are responsible for the bankruptcy of United Coconut Planters Bank. Makadaig, sino yung isa pa? Na siya pinalitan ni Makadaig? Nabutan ko yun. Yung ko. Si Ramon C. Namatay. Ramon C. Yung mauna. And before Ramon C. Sino? Si Ramon C. ang unang-una. Pagkatapos may sumunod si... Hindi, mayroon pang isa. Mayroon pa? Before Ramon C. Mama, kukunin ko ang listahan, Mang Juan. Para you get all the presidents. Yes, I'll get and see, yes. And see whether they are also bankrupt. Yes, tama. Oh, if I were kung ako masusunod, pa net worth method full lahat yan. Yeah, talagang I'll challenge the government to initiate a net worth method to find out how much they were worth before they handled UCPB and how much they were worth after. May isang Mang Juan, alam ko na wala, nasa dulo na nila ko pangalan, but I'll promise I'll get the list and iisa-isay natin dito. Nakakalungkot talaga, Mang Juan. Unang-una, istorya lang ito para alam ng lahat. Nung ako'y inassign doon as director, mga kinontra kong desisyon. Unang-una, sabihin ba naman, Mang Juan, binibili yung building, i-recommend ni Makadaig na ibenta sa SM. At bibigyan daw ng 3 years na rent-free. Kinontra ko yun. Pangalawa na issue naman na kinontra ko. Kukunin daw lahat ng mga paintings sa buong UCPB, dadalhin sa DBP, sa deposit insurance. Kinontra ko rin ho yun. Grabe ang... aywan ko, Mang Juan, mahirap na magsari. Kaya ako nag-resign. Nakamute. Ba, nag-retire ako sa UCPB. May retirement pay ako. Tama. Iniwan ko yung retirement pay ko sa UCPB para gawing scholarship fund for the children of poor people. Di ba? Tama. Ano nangyari doon? Hanggang ngayon hindi nila ginamit. Nasaan yung scholarship fund na iniwan ko? That is not that property of UCPB. That was my retirement pay. I left it there. I think it's almost 30 million for the scholarship of poor people who could become leaders or helpers in making this country progressive. What happened? Binursa nila? Wala nangyari. How many times did I ask this question? Nobody answered. Tama. And I even told them about it after our talk, Mang Juan. Nung naalala mo,
inimbita ka pa nila doon sa ano, hotel? Yung na nagkita lang tayo aksidente nung palabas na, na binanggit nyo sa akin, binanggit ko sa kanila, sa presidente, sa chairman. Oh, sabi ko, ba't hindi nyo i-release yun? That is a trust fund. Yes. That was left in the bank. Yun eh. For the benefit of children of poor people that I wanted to be educated and become somebody in this country. Kaya magwan. That was not the money of Bacadaeg. Yes. That was not the money of Ramon C. That was not the money of anybody. That was my own money. Yeah. Where is it? Yeah. Isa yan sa mga issues na i-raise ko, Mang Juan. I'm planning, I'm talking to two lawyers na kung ano ang pwede kong gawin legally or for public consumption na gagawin ko. Ay, habang buhay pa tayo, Mang Juan, talagang gagawin ko. Sinabi ko na yan sa kanila nung, that was about 2 weeks ago. Pinapaisip ko sa kanila kung paano. Naisip ko nga, Mang Juan, na dapat bakit nila inamenda yung desisyon ng Korte Suprema na pinaghati-hati ang pera lahat. Mm-hmm. Mang Juan, maitanong ko lang, if ever na matuloy itong merge na ito, yun bang mga umutang sa DBP, eh mapupunta ba sa ano na, wala na? Tuloy pa rin. Or tuloy pa rin? Tuloy. Or baka matabunan na yung mga history. Dahil may mga history din ng utang, naalala mo, di ba? Yung parang walang laway lang ang puhunan na pautang at hindi na nagbayad. Hindi maalis. Ang kakarga ng mga problema na yan na tinatanong ko will be land bank. Land bank na. They have to pay. They have to pay the coconut farmers. Yung utang-utang pa rin yun. Meron silang hawak na shares of stock. They're registered owners of that bank. Ngayon, Mang Juan, itong issue, kaakibat dito, Admar. Hindi ba ang sinasabi ko, nagulat ako, ang binibigay, hindi ko nabanggitin ang bangko ha, ang binibigay ng isang commercial bank na interest sa money market, Mang Juan, mahuhulog ka sa upuan mo. 1.1%, Mang Juan, 1.1% sa savings account, 0.1%. Ngayon ang tanong ko, magkano ang pautang nyo? Magkano ang singin nyo sa interest ng pautang ng bangko? 7? 8? 9? Kinumpara ko, Mang Juan, sa ibang bansa, napakaliit ng gap sa ibang bansa. Ang savings, interest na binibigay sa ko sa depositor at yung utang, maliit ang gap, nasa mga 3% lang. Dito, 0.01 laban doon sa 7%. Uy. Kaya nga, Mang Juan, ang sinasabi ko dito sa atin, banking, na may nakausap ako ng isang bankero, Mang Juan, tinanong ko, kayo dati hindi pwede magnegosyo. You can only go into businesses na allied. Ang either leasing or insurance. Pero ngayon, pwede na sa lahat. Ang sabi naman niya, eh mayroon din hangganan yon. Halimbawa, pumasok ka sa real estate, construction. Eh, ano ang hangganan doon? Eh kasi sabi niya, hindi naman totally owned by the bank yan. Eh kayo naman kakusus, Maria Josep. Ibig mo sabihin, napakatunto ko, hindi ko pwedeng palitan ng mga pangalan niya, natao ko yan. Diyos ko naman, Mang Juan. Kaya ngayon ang nangyayari, ay dapat nga talaga ma-review ang banking, yung banking laws, yung rules. Kawawa na ang bayan, Mang Juan. Nag-iisang bangko lang ba yan or maraming mga bangkong ganyan? Lahat ng universal bank. Uy. Na mga pumasok. May mga universal bank naman na hindi gumawa niyan. Ang UCPB, hindi. Ang pinasukan lang ng UCPB noon yung insurance, di ba, no, Mang Juan? Insurance, leasing. Pero ngayon, ang tingin ko, punira rin na nang wala eh. hindi, totoo yan. Sa kanilang mga negosyo. Oh, alam mo, I'm just saying na time will come
we all be slaves of banks. Puera de los Buenos. May mga bangko na maayos na hindi talaga sumusunod sa ganun. Pero nagulat ako mang Juan. Kaya iimbestiga, I will conduct, ito, ginagastusan ko ito ha, hindi ito libre. I will conduct research ngayon sa mga iba-ibang bangko sa ibang bansa. Kaya, Mang Jeff. Yes, Mang Juan. Kaya, Mang Jeff. Hindi ako naniniwala doon sa Presidential Commission on Good Government. Ay, totoo. Ha? Ay. Yan ang one example. Ang daming example niyan. Eh. Lahat ng hinawakan na negosyo, kano, na illegal wealth of public officials nung Presidential Commission on Government na yon ay nawala. Sinamantala. Hanggang ngayon, tinatanong ko, nasan ba yung mga korporasyon na yon na isinurrender awanin sa Tory government? Nasaan sila? Nasaan ang mga record? Anong nangyari sa mga titulo ng lupa na sinamsam nila? Mga shares of stock ng korporasyon na sinamsam nila. Mga negosyo ng mga korporasyon na sinamsam nila. Mga investments. Nasaan yun? Meron ako news sa iyo, Mang Juan. Lalo ka magagalit. Ayaw kitang galitin, pero I have to tell you. Ang CIAF oil mills, nagkabangkarote noon, kaya nandun kayo Senate President nang ako'y in-appoint. Pero ang CIAF ngayon, Mang Juan, eh, pag-aari na ng gobyerno. Isipin mo? Lahat ng mills. The owner now is Republic of the Philippines. After all our hard work, Mang Juan. No property shall be taken without public use without due process. May kaugnayan pa rin sa naging pahayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno, Mang Jess at Mang Juan. Ito ay kaugnay sa pensyon para sa mga military at mga uniformed personnel. So kasama na dito yung mga sundalo at mga police at iba pang mga uniformed personnel. Dati kasi, nabibigyan sila ng pensyon once na sila ay retirado na, pero walang kinakaltas, walang binabayad no, para sa kanilang pensyon, unlike sa iba pang mga kawanin ng gobyerno. Ngayon, may babala ang budget or finance secretary na baka magkaroon ng fiscal collapse. Kaya plano ngayon ng pamahalaan na kaltasan na yung sahod ng mga sundalo, mga polis, mga uniform personnel para sa kanilang pensyon. Anong masasabi mo dito, Mang Juan? Paano ang gagawin nila? Dati kasi, Mang Juan, walang binabayad or walang kaltas para sa pensyon nila, para sa mga magre-retire na ng mga military. Walang bawas ang pensyon. Walang bawas ang kanilang sahod. Ay, ang admark sa pulis at sa sundalo, ang binabayad nila na ang buwis nila, ang buhay nila eh. Yun nga, Mang Juan, kaya hindi kinakaltasan yung kanilang sahod para sa pensyon ngayon. Bullseye. Ang plano ngayon ay dahil sa possible daw ang mag-collapse, yung fiscal collapse na kung tawagin ni ating pamalaan or ni Benjamin Jokno, Secretary Jokno, kaya may plano na kaltasan ang kanilang sahod para sa kanilang pensyon. Pa, hindi na pensyon sa gobyerno yun. Sila mismo na paglalagay ng pera para pagdating ng araw, pag wala na sila sa serbisyo, gagamitin nila yon para mabuhay sila. Ay, ang itinaya, iba ang trabaho ng sundalo eh. Tama. Kaltasan mo yung hindi sundalo. Mm-hmm. Oy, pero buo daw na. My God, these people are gambling their lives to protect the country. Ayon pa sa report, Mang Juan, una na raw itong inirekomenda
ng sa Duterte administration kay Pangulong Rodrigo Duterte, pero hindi ito tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte concerning nga na iba yung kalagayan ng mga uniform personnel, nagbubuwis sila ng buhay talaga. So ang pensyon na natatanggap nila ay mula sa GAA. Nagkakaroon talaga ng budget na kabilang sa national budget ang para sa kanilang pensyon. Now ngayon, ito ang panukala. Babawasan, kalakaltasan na yung kanilang mga sahod para sa kanilang pensyon. Upslay, meron mga upslay, mga organisasyon na namamahala ng mga investment ng pensyon ng mga uniform personnel. Ito kasing... Ako si Secretary Jotlo, dahan-dahan ako dyan. That's very explosive. At ang akin naman, Admar, ang punto mo is, yung karagdagan na yon sa pensyon, hindi galing sa sweldo ng mga sundalo. Sa GAA. Oo, GAA mismo. Yung GAA. Nag-allocate talaga mismo. In yan fact, GAA ang nagbigay. Oo, sa kasalukuyan. Yes. Pero dun sa plano, babawasan na talaga para sa kanilang pension. Ito, sa 2023 budget, Mang Juan, yung pension and gratuity fund may allocation na 272.9 billion pesos. Mas mataas ito ng 50% compare noong 2022. At sabi dito ni Secretary Jokno, and I quote, if it is not sustainable and if it goes on, there will be a fiscal collapse. They have to cooperate with the rest of society. Otherwise, our fiscal deficit will just continue to balloon. End of quote. May tanong ako. Tanong ko lang, Mang Juan. Admar, ang sabi mo, magkano? Ang budget para ang sa budget? Taong ito, 272.9 billion pesos. Oh. Eh bakit hindi mo kunin sa mga nag-smuggle? Oh. Nawawala ng value-added tax ang smuggle. Each year is 250 billion, more or less. Pwera dyan, yung kinain pa na almost 2.3 trillion na worth of goods na dapat meron ding mga income tax or corporate tax mapupunta sa gobyerno. Eh, ang sinasabi nga, bakit nakaya din dati Diyos ni Pangulong Rodrigo Duterte before pa ang pandemya na ito ay pondohan, tapos lumalakas yung ekonomiya natin, tapos ngayon hindi kaya or baka... Yan nga, di ba? Lagot sila pag nalaman ni Bongbong yan. Di ko lang alam kasi laging sinasabi is may ano daw. Di ko lang alam kung pag-aaralan pa ito kasi as per statement, wala si ano lang naman pa ang nagpahayag. Si Secretary Jokno. Ano kaya ang mararamdaman? Baka tinetest muna. Oo, ano kaya mararamdaman ng mga testing sundalo? Pero noon pa ito, Mang Juan, sinuggest. Pero hindi tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte as per report. Ngayon, parang hindi ko lang alam kung ipupush through ito or baka ano kaya ang sasabihin ng mga sundalo ukol dito na laging nagbubuwis ng buhay at laging palipat-lipat ng mga Mang Juan, assignment. Assignment. So hindi nakakabuild ng ano, 'di ba? Nakakabuild ng sabi nila assets. Yung iba nga gusto nang mag-resign dahil sa napakahirap ng kanilang pinagdadaan ng sitwasyon din. Gaya ng kanta yan ng Giri. Sino ang magre-resign? May mga ilang mga sundalo dahil nga sa hirap ng mga pamumuhay nila, dahil palipat-lipat ng assignment, hindi nakakabuild ng sa kanilang mga assets, walang problema siguro doon sa mga military officials, no? Yung mga... tawag nito, mga ordinaryong mga sundalo, yun. Ano kaya ang masasabi ng mga sundalo ukol dito? Diba? Ay, kung tatanungin ni Presidente sa akin yan, I will tell him to be very careful. Very good. Very good. Tama si Mang. Pag-aralang mabuti. Alam mo ang sasabihin ng mga sundalo? Gusto mo mangkanta ng gerilya? Hindi, kanta ang ng mga gerilya. Sundalo, nasa kabundukan din yan, di ba? Tama. Oh, ang kanta ng gerilya noon, pero hindi pa kubuhay noon, ha? Uh-huh. Kinikwento lang sa akin. Ang gerilya'y napakahirap, laging sa bundok at mga guba. Yun din ang kakantay ng mga sundalo ngayon. Oo. Alam mo, tama yung sinabi ni Mang Jess.
ipairal ang mga batas para lumaki ang income ng gobyerno. Yun. Pero pag pinapayagan nila ang mga may mga malls sa labas, ay, naku Diyos ko. Na magkaroon ng mga malls, yes, sa loob ng mga eco zones. Yun. Alam naman natin kung sino yung mga yan. Correct, ma'am. That is a very obvious tama. Tama. Drain on the income of the government. Tama si Mang Juan. Mang Juan, saludo. Tama yan, Mang Juan. Ako, ang kakampi ko lang si Mang Juan. At saka si Admar. Mang Juan, paano itong buhay natin? Mayroon ba namang tinanong ako sa Pampanga ng Press Club, ano ang dapat gawin? Alisin nyo ang mga hindi, mga malls na mayroon sa loob, sa free market mayroon dyan. Mayroon sa Sobe. May mga malls. Yes, totoo. Nasa laba, mayroon nakakalat na mga distribution, yung malls na yun. Yes. Sa Pilipinas. Correct. Pagpasok ng barko, i-discarga. Walang duty. Oh, kasi, walang buwis. Kasi nasa Freeport. Gabi, lalabas na. Lalabas na sa perimeter ng Subic. Pupunta sa mga tindahan ng malls. Tama. Sa Cavite. Sa Metro Manila. Metro Manila. Sa Metro Manila. At saka, di libre. Na wala ang pera ng gobyerno na pulsa sa bulsa ng mga mall owner. At ngayon, ang pobreng mga sundalo na naghihirap para mabuhay ang negosyo nila ay walang pensyon. Ay, naku Diyos. Magkabibitayin kayo lahat. Bandang huli. Oo, di ba? Pero, mayroong mga panukala din na, Mang Juan, bagitin ko lang ulit muna yung kay Mang Jess, yung sinabi mo na yung sa smuggling. Kung higpitan yun, di mas malaki yung makukuha. Laki nga! Di ba? So, pwedeng i-utilize natin yung mga sundalo na yan, no? Para sa paglaban sa smuggling. At yung gusto rin ni Mang Juan na pagbabago ng konstitusyon, lalo na sa economic provisions, Mang Juan, makadadagdag din yan para may pera sa kaban ng bayan. Kaya nga, ang problema talaga, sabi nga namin ni Mang Juan, may bantay naman daw yung mga economic zone. Pero yung umiira, yung sinabi ni Mang Juan ano daw ang pagkaiba? Ito ha, hindi lahat ha, Puera de los Buenos sa mga custom. May mga mababait dyan, may mga maayos. Ang sabi lang namin ni Mang Juan, dito Admar, kami tayo, kailangan laki mata para kita. Para mabasa mo ano? Tama. Doon sa mga mandarambong na iba sa custom, pikit mata, laki kita. Oo, siyempre, laki kita, laki income. Di ba, Mang Juan, sabi mo, pikit mata, laki kita. Ayun, yun pala ang dahilan. At minsan, napagdidiskitahan pa itong nagbubuhay, mga sundalo. Nagsasamantala yung mga iba, kala nila, forever yung ginagawa nila, dadating ang araw, nangyari na ito sa mga ibang bansa. Yun, yun. Maniwala kayo sa akin. Bibitayin kayo, sabi mo. Sabi mo kanina, bibitayin. Baka magkaroon din tayo ng mga guillotine dito sa Pilipinas. Mahirap din yan. Kaya nga, Mang Juan, alam mo, ang ginagawa namin tayo, Adma, si Mang Juan ako, ang ginagawa namin ngayon is, paano magkaroon ng a more equitable distribution of wealth? So disperse industries, pigilan yung mga masasama, yung nanmandarambong. Nakakita ka na ba na factory ng sigarilyo nasa loob ng Clark? At ang mga natakatatak doon sa mga kahwela ng sigarilyo, Tagalog, yung para pang export sa Malaysia,
kalukuhan naman, Diyos ko. Oh, ang sabi pa dito sa... Wala nang produkto dito na hindi inismuggle. Sugar, yun. Inismuggle. Palmolin, inismuggle. Oh. Sibuyas. Gasolina, inismuggle. Sibuyas, Manguan. Sibuyas, galunggong, inismuggle. Kamatis. Pati galunggong. Ay, Manguan. Pag hindi na lang inismuggle dito, ang... yung lumalabas sa puwet. Easy Manguan. Manguan. Manguan, ang napansin ko kasi, parang wala tayong bantay eh. Ibig sabihin, todo pasa. Mm. Todo pasa. Walang poco atensyon. Walang atensyon binibigay. Alam mo, kaya ganito ako ngayon, nagsasalita ng ganito. Tama. Wala akong takot. Pwede nilang revisahin lahat ang buhay ko, pati aking mga negosyo, chicken nila kung ako ay gumagawa ng katiwalian. Matanda na ako, hindi ko na kailangan yung mga yan. Hindi mo madadalo sa tofu kayo yan eh. Okay. Eh ngayon, binibaby natin ang mga mga mamamayan natin eh. Ang totoo niya, marurupok.